Kapatrip, isang magandang umaga sa inyong lahat. Kung ito ay mapapanood nyo ng umaga, isang magandang tanghali kung ito ay mapanood nyo ng tanghali, at isang magandang gabi kung ito ay mapanood nyo ng gabi. Ipamahagi ko sa inyo mga katrip kung ano ba ang pangsyon ng isang Army Reserve Force sa ating bansang Pilipinas. Dahil ako ay isang Army Reserve ng Philippine Army at natalakay yan sa suna ni President Bongbong Marcos na gusto niyang i-mandatory ROTC. Ano ba ang pangsyon ng Army Reserve according sa Republic Act 77? Ang pagsulong ng mandatory ROTC ni Ferdinand Marcos ay isa sa mga hakbang upang ang mga kabataan ay mabigyan ng tamang disiplina at pagmamahal sa bayan. Suportahan po natin ang ROTC program na itinusulong ngayon ni President Bongbong Marcos, kasi sabi pa ni Lieutenant Colonel Romeo Bronner Jr., Commanding General ng Philippine Army, dapat lahat talaga ng ating kabataan marunong sa pagdepensa ng ating bayan. And when I say, they should be knowledgeable on how to defend our country. It become in several forms, hindi lang sa military defense. Yun ang aking opinion. As early as the formative years of the child of our Filipino youth, dapat maisip niya na someday when the time comes and if necessary, I will come to the defense of my country. Nung panahon ng lockdown, kami ay pinatawag ng RISCOM PE upang tumulong na maghakot sa mga relief operation. Kasi yung panahon na yun, kulang na kulang po talaga ang regular troops. Kami yung dadagdag sa mga regular kapag kulang na po nasa ground, pag kulang po ang regular. Sa pagpasok ng COVID-19, kami ay pinatawag dito sa Davao upang tumulong sa paghatid ng mga relief goods para mahatid sa mga barangay. Pagdating naman sa mga sakuna tulad ng baha, bagyo, kami rin ay tumutulong sa pag-rescue, sa pagsagip ng mga natrap sa baha tulad ng nangyari sa Davao. Kami ay nag-responde sa kanila, nirescue namin yung mga bata kasi yung tubig ay sobrang taas na. Yan po ang tungkulin namin para sa ating bayan. Bilang isang Pilipino, naniniwala kasi ako na habang tayo ay buhay dito sa mundo, hindi lang sa pag-share ng Word of God, kundi mayroon rin tayong misyon na dapat nating ikampanan na tumulong sa kapwa-tao. Hindi man tayo mayaman, bilang isang simpleng Pilipino, sa pamagitan ng RISCOM PE o Reserve Force, pwede po kayo makatulong sa ating bayan. Sino pa ba ang magtutulungan sa pagdating ng mga ganitong sakuna kundi tayong mga Pilipino lamang? Suportahan po natin ang programa ng gobyerno, ang pagsulong sa mandatory ROTC. Si President Bongbong Marcos ay isa rin siya sa mga nagtapos sa Special Force Training Course sa edad na 21 years old. Siya po ay class 21-E 1979 at nakompleto po niya ang Special Force Training sa Cadre in the Jungle of Tanay bordering the Sierra Madre in Rizal. Vice President Sara Duterte naman ay ginawaran ng ranggong colonel dito sa Davao City nung siya ay mayor pa, at siya ay binigyan ng ranggo bilang isang Philippine Army Officer. Sa celebrity naman ay nagvolunteer po si Matteo Guccicelli na mag-training sa orientation course ng Scout Ranger, at siya po ay tagumpay na natapos ang kanyang training. Masaya po si Matteo ngayon sa kanyang ginagawa bilang isang reserve force, at ang kilala natin na mahilig sa awitin o singer na si Rony Liang ay sumabak na rin sa Reserve Force. Ang Reserve Force naman ay mayroong programa kung gusto kang mag-training ng regular training. Kasama mo ang mga regular troops. Sa bawat training ng programa na ito,
ikaw ay may isang regular na sweldo kagaya ng mga regular na sundalo. Dito po ay matutunan natin kung ma-enhance natin ang ating skill. Tulad po nito, ako po ay naka-under po ng urban combat training. Napakahirap po na training at kapag ikaw ay nag-training ng regular na course ay may sweldo pong makukuha katulad ng regular troops. Dito po sa training nito ay matutunan mo ang skill, paano mag-counter, paano lumaban sa battle ng urban. Marami kang matutunan sa training. Kung gusto po ninyo na sumali sa Reserve Force, kung hindi man kayo nakapagtapos ng ROTC, pwede po kayo sa kuta ng BCMT, sa SBCMT, at lumapit po kayo sa malapit na CDC o Community Defense Center sa iyong lugar, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Kung nasa Luzon ka o nasa Visayas ka, kung nasa Mindanao ka naman, punta ka sa 11 RCDG at punta ka sa 11 OPIP Community Defense Center upang ikaw ay sumali sa Reserve Force. Dito po ay halo-halo, may teacher, may negosyante, may politician, iba't ibang uri ng position sa buhay, sumali sa Reserve Force. At ito yung tinatawag na part-time soldier. Kami po ay pagmamay-ari ng gobyerno kasi kami po ay may serial number. Anytime pwede kaming tawagin kung mayroong mga emergency response kasi yan ang aming tungkulin na maglingkod sa ating bayan. Kami rin po ay tumutulong sa pagtatanim ng mangrove sa ating karagatan, pag-clean up drive. Sana po lagi po kayong sumusuporta sa aming mga activities. Mahalin po natin ang ating bansang Pilipinas at tayo po ay magkaisa at magtutulungan. Proud po ako na ako ay bahagi ng Philippine Army Reserve Force. Marami po akong natutunan sa buhay ko at gusto ko lang ipamahagi sa inyo ang aming tungkulin sa ating bayan. Ang gusto lamang sa gobyerno ay sa panahon ng sakuna, may bagyo man, walang ibang makakatulong sa atin kundi tayong Pilipino lamang. Sino ba ang magtutulungan sa panahon ng mga kalamidad kundi tayong mga Pilipino lamang? Kaya suportahan natin ang Army Reserve Command o ROTC na programa ng ating gobyerno. Huwag kayong matakot, lalo na sa mga magulang, sa mga kabataan na nanonood. Mag-ROTC po kayo sapagkat yan ay nakakatulong sa iyong pagdisiplina, pagmamahal sa bayan at pagrespeto sa kapwa-tao. At mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Lagi natin tandaan na ang kabataan ay pag-asa ng bayan.